Suki, bilhin na kayo ng paninda ko. Murang-mura na lang. Hindi kayo magsisisi at mas lalong hindi na kayo lugi. Sigaw ni Olivia. Naging gawain ni Olivia ang pagbebenta ng mga damit, pabango, at iba pang pwedeng pagkakitaan. Dahil mahirap ang buhay, ayaw ni Olivia na hindi niya makakain ang lahat ng gusto niya at hindi mabibili ang mga bagay para sa kanyang pamilya. Pabango, naku, huwag ka na magdalawang isip pa. Binigay ni Olivia ang pabango para sa lalaki. Kapag binili mo yan, asahan mo magkakaroon ka na ng girlfriend. Talaga ba, Olivia? Baka naman niloloko mo lang ako, ah. Napakamot sa ulo ang lalaki habang tinitingnan ng pabango na hawak nito. Tumawa si Olivia. Magsisinungaling pa ba ako sa'yo, ha? E proven and tested ko na yan. Kaya bilhin mo na. Ikaw rin. Baka magsisi ka. Sige na, sige na. Naglabas ng pera ang lalaki at binigay kay Olivia. Bibilin ko na. Babalik ako dito kapag hindi ito tumalaba. Ngumisi si Olivia at binilang ang pera na hawak niya bago tumango. Panay ang sigaw niya sa mga taong dumadaan at panay rin ang kanyang alok sa mga matanda ng pabango. Nang matapos siya sa pagtitinda, naisip niya umuwi na. Tapos ka na? Tanong ng mama ni Olivia. Tumango naman siya. Bagong lalaki? Tiningnan niya ang lalaki na nasa upuan at kumakain. Kaibigan ko lang. Ngumiti ang kanyang ina. Kumain ka na rin dyan at may natira pang pagkain. Ngumiwi naman si Olivia. Hindi na, at baka kulang pa yan sa kanya. Umakyat si Olivia at pumunta sa kanyang maliit na kwarto. Mabilis siyang nagbihis ng isang sexy na dress na binili niya sa ukay-ukay. Ngayon, pupunta naman siya ng bar para maghanap ng gwapong lalaki na may maraming pera. Nang matapos, ay agad na lumabas si Olivia at natigilan nang makita ang ina. Anak ka naman talaga ng tokwa. Sigaw ni Olivia nang makitang naghahalika ng ina niya at ang lalaki. May kwarto naman sa itaas, ba't dyan pa kayo naglalampungan? Mabilis na umalis si Olivia at napapailing na naglakad. Naghanap siya ng isang bar at napatingin sa isang high-end na bar sa hindi kaliwan sa kanila. Ngumisi siya at inayos ang kanyang natural na wavy hair bago pumasok. Wow! Namamangha na sambit niya sa nakita. Maganda nga. Tingin ang tingin si Olivia sa mga tao na sumasayaw o kaya naman sa mga taong nagtatawanan. Napangiti siya at kinuha ang wine glass na nasa tray ng waiter na dumaan. Ngumuso si Olivia at tinikman ang wine. Hi miss, are you game for a dance? Sayang naman ang outfit mo. Sabi ng isang lalaki. Nagtaas siya ng kilay. Not interested. Hindi siya type ni Olivia. Kaya naman naglakad-lakad pa siya at napunta sa second floor. Mas maraming mayaman, mas maraming pera ang makukuha ni Olivia. Kumuha pa siya ng isang wine glass at napatingin sa isang lalaki na nasa counter. Macho! Bulong ni Olivia habang pinagmamasdan ang likod ng lalaki na nakaupo. Makalapit nga at baka, gwapo ang lalaking to. Lumapit si Olivia sa counter at tinignan ng lalaki. Natigilan nang makita ni Olivia ang panga nito. Perpekto at akala mo matagal ginawa. Napatingin si Olivia sa ilong nito. Matangos. Napatingin siya sa lalaki na tahimik na nagiinom. Vodka, Mr. Jared. Sabi ng bartender. Kinuha yun ng lalaki. Tiningnan ni Olivia ang lalaki at nakita niyang tatlong singsing sa daliri nito. Ngumuso siya at umupo. Hi, mag-isa ka lang? Tanong niya. Hindi ito sumagot. Sinong kasama mo at bakit mag-isa ka lang dito? Tanong ulit ni Olivia. Hindi naman sumagot ang lalaki. Hello? Kusang natigilan si Olivia nang tingnan siya nito.
Matalim ang paningin nito, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Ang mga asul nitong mata ay kay ganda na parang kinukuryente siya. "Don't talk to me." Malamig na sabi nito. "E sa gusto kitang kausapin?" Nagtaas ng kilay si Olivia at mabilis na ininom ang alak. "So mag-isa ka nga." "Stop disturbing me, miss. Kung kailangan mo ng pera, syempre kailangan ko." Nakangiting sabi niya. "Sinong hindi tatanggi?" Kusang natigilan ng lalaki at napatingin sa kanya na nakangiti. "Hindi mo ba ako kilala?" "Hindi naman ako lalapit kung kilala kita. Alam mo yun, nakuha mo kasi yung atensyon ko." Ngumiti na parang nangaakit si Olivia. "You're crazy." Uminom ang lalaki. Natawa naman siya. "Alam mo, ang gwapo mo kaso masungit ka." Napailing ang lalaki. Ngumiti siya at tumayo. Sumandal si Olivia sa counter at pinagmasdan ito. Napatingin din sa kanyang binata. "Maganda mga mata mo." "And?" Tanong naman ito. Seryosong lumapit si Olivia at marahan na nilagay ang daliri sa ibabang labi ng lalaki. Napatingin ang lalaki sa daliri ni Olivia. "Maganda ang labi mo. Kaya nagtataka ako kung bakit walang lumalapit sa iyo ang gwapo mo naman." Natigilan si Olivia nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang tuhod. Napalunok siya nang maramdaman ang kakaibang kiliti sa palad ng lalaki. At dahil matapang siya, nilagay niya ang dalawang braso sa leeg ng lalaki para yakapin. "You're flirting with me. At dahil dyan, pagbibigyan kita." Bulong ng lalaki. "Gusto ko." Ngumisi si Olivia at naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang hita. Hinaplos ni Olivia ang batok ng lalaki. "Pero hindi ko pa alam ang pangalan mo." "Jared." Ngumisi si Jared at dumampi ang daliri nito sa gilid ng dibdib ni Olivia. Napalunok ang dalaga ngunit kailangan niya mag-focus. Ang wallet ni Jared ay nasa likod ng bulsa nito. Kailangan makuha ni Olivia ang wallet. Ngumiti siya at hinalikan ang labi ng binata. Isang dampi sa labi na napunta sa pisngi, pababa sa leeg. "Bango?" sabi ni Olivia. Hinaplos ni Jared ang gilid ng dibdib ni Olivia na napalunok naman. Tinapatan ni Olivia ang haplos nito pababa sa kanyang likod papunta sa bulsa. At eksperto na kinuha ni Olivia ang wallet at tinapon sa ilalim ng upuan. "Wait." Lumayo si Olivia kaya nagtaas ng kilay si Jared. "Banyo lang." Ngumiti si Olivia at mabilis na sinipa ang wallet papunta sa isang lamesa. Ngumisi siya at mabilis na kinuha ito at mabilis na umalis ng bar. "Jared, walang kahirap-hirap. Mga lalaki talaga. Mapusok." Kinabukasan ay maagang nagising si Olivia dahil sa panaginip na madalas niyang nakikita. Hindi niya alam kung kaninong memorya ba yon o baka naman isang weirdong panaginip lang. Nang bumangon siya, wala na siyang oras para i-check pa ang wallet na nakuha niya kagabi. Mabilis na tiningnan ni Olivia ang wallet at napanganga nang makita ang maraming ATM. "Wow!" Gulat na sabi ni Olivia nang makita ang lahat ng ito. "Hindi nga ako nagkamali sa lalaking yun." Natawa si Olivia nang makita ang 5,000 cash sa wallet. Ngumisi siya at masayang pumunta sa banyo para maligo. Hindi naman masama magnakaw kung talagang may pangangailangan ka. Natawa si Olivia at mabilis na natapos at agad na lumabas ng kwarto para bumaba. "O bakit nakangiti ka dyan? Saan ka naman ba nang galing?" Tanong agad ng kanyang ina. Nilapag ni Olivia ang 5,000 at ngumisi. "Para sa'yo." Napaawang ang labi ni Odette nang makita ang pera. "Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Mahalaga pa ba yun, ma?" "Olivia, umayos ka."
Hinawakan ni Odette ang pera. Mamaya kung san-san ka na naman nagpupunta at malaman kung binibenta mo na ang sarili mo. Mama, ano ka ba? Malandi man ako sa paningin nila, at least virgin pa rin ako di tulad ng anak nila. Natawa si Odette. Pinag-usapan agad nila ang gagawin sa pera. Ngumisi lang si Olivia habang iniisip kung saan siya mag-shopping ng mga damit. Iniisip rin ni Olivia na bumili ng kotse at iba pang alahas. Aalis muna ako, Mama. Ang mga grocery, ah. San punta mo? May bibilihin lang ako. Ano bang gusto mo? Sandals? Damit? Alahas? Natawa si Odette. Alahas. Kumindat si Olivia at mabilis na umalis sa kanilang bahay. Mayabang nang umisi si Olivia at agad na sumakay ng jeep papunta sa mall. Ngiting-ngiti siya na makababa at makapasok sa malaking mall. Inuna niyang puntahan ng mga damit at mabilis na pumasok sa loob. Walang ibang color. Ang pangit kasi nitong dress. Nakangiwing sabi niya. Maghahanap po kami ng iba. Ang available lang po namin ay beige, maroon, and khaki. Sabi ng sales lady. Lahat yan bibilin ko. Salamat. Pumunta pa si Olivia sa mamahali ng mga sandals at namili. Masayang-masaya siya habang hawak ang mga damit sa kanyang braso. Ngumisi si Olivia at mabilis na pumunta sa counter dala ang mga damit, sandals at pants. Credit card. Nakangiting sabi ni Olivia at binigay ang black card. We will check po muna ang card, ma'am. Nakangiting sabi ng babae. Tumango si Olivia at sumasayaw-sayaw pa habang hawak ang mga damit. Ilang segundo ang nakalipas ay bumalik ang babae. Ma'am, hindi po gumagana ang ATM card niyo. Ha? Pakiulit. Nakakunot ang noo na sabi ni Olivia. Tumango ang babae at mabilis na chinek ang ATM. Ma'am, declined po talaga. Wala po ba kayong cash? Wala. Pakiulit-ulit. Medyo iritado na sabi ni Olivia. Hindi na siya mapakali at marami pang tao nakatingin sa kanya. Ma'am, declined po talaga. Kinagat ni Olivia ang labi at napatingin sa mga taong nasa likod niya. Baka naman sira ang machine niyo. Hindi po sira ang machine namin. Ang ATM po talaga niyo may problema dahil kung sa inyo po ito. So pinagbibintangan mo ako na hindi akin yan. Nakita mong hawak ko, diba? Meaning, sa akin yan. Problema ng machine yan at hindi ng ATM card ko. Sunod-sunod na sabi ni Olivia. Akin na nga. Akmang kukunin ni Olivia ang ATM nang biglang may dumating na mga lalaking nakasuot ng itim na polo at itim na pants. Malalaking tao rin ito. Kumunot ang noon ni Olivia at napatingin sa lalaking kakapasok lang. Mr. Villafuerte, bati ng mga sales lady at guard. Nanlaki ang mga mata ni Olivia nang makita ang lalaking nakita niya sa bar kagabi. Napalunok si Olivia at mabilis na binitawan ng mga damit. Here's your card, sir. We called you earlier. Na-detect po kasi ng machine ng card niyo. Thanks, Angel. Tumango si Jared. Tinignan naman ni Olivia si Jared na napatingin sa kanya. Akmang tatakbo si Olivia nang hawakan siya ng mga lalaki. Bitiwan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Malay ko bang kanya yan? Tumaas ang kilay ni Jared. Tinignan si Olivia na pinaglalaroan ng wallet at ATM nito sa kamay nito habang nakatingin sa kanya. Get her. Utos nito. Nagsimulang hilahin ng mga lalaki si Olivia na nanlalaki ang mga mata. Bitiwan mo ako, ano ba? Nasasaktan ako, ah. Sigaw ni Olivia. Shut up, woman. Sa tingin mo ba, makakatakas ka? Sigaw ni Jared at mabilis na hinawakan ang braso ng dalaga. Ano bang ginawa ko? Nahulog mo ang wallet mo at kinuha ko lang. Malay ko ba na iyo pala yan? Nakakunot ang noon na sabi ni Olivia. At paano mo naman nalamang nahulog ko ang wallet kung nakalagay lang naman yan sa bulsa ko? Nahulog mo? Malay ba natin na hindi mo napansin? Sigurado ako nahulog mo. Bitiwan mo nga ako. Hanggang sa makarating sila sa kotse, ay mabilis na umupo si Olivia dahil tinulak siya ni Jared.
Masama ang tingin ni Olivia kay Jared na umupo sa tabi niya at may harang sa pagitan nilang dalawa. "San mo ba ako dadalhin? Kidnapping tong ginagawa mo ah." "Shut up." Kalmadong sabi nito. "Sa tingin mo mag-shut up ako kung kikidnapin mo ko? Wala akong pera, okay? Hindi ko kasalanan kung tatanga-tanga ka na nahulog mo yung wallet mo. Pwede rin ba? May pamilya ako na naghihintay sa akin kaya pwede buksan mo ang pinto." "I said shut up." Galit ang asul ng mga mata nito, kaya naman mas lalong kumunot ang noon ni Olivia. "Hindi ka masasaktan kung tatahimik ka, kaya pwede rin shut up." Umirap si Olivia at umayos ng upo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang lalaking to. Ano naman ang gagawin nito sa kanya? "In the mansion." "Yes, boss." Tumingin ang driver sa kanya bago nagmaneho ng kotse. "Teka, mansion? As in, bahay ni Jared?" Nakarating sila Olivia sa mansion ni Jared. Napanganga ang dalaga habang nakatayo siya sa labas ng bahay. Hindi alam ni Olivia na may bahay na ganito kalaki ang nag-e-exist. Ngayon lang siya nakakita ng malaking mansyon na akala mo ay isang palasyo. Hindi, literal na palasyo. "Madam." Napatingin si Olivia sa likod ng makita ang lalaki. Siguro, nasa 40s ang edad, ngunit hindi mo mahahalata na may edad na. Kunot noon na napatingin si Olivia sa lalaki na nakatingin din sa kanya. "Madam? Sino? Ako?" Tinuro ni Olivia ang sarili. Napalingon pa siya sa kanan at kaliwa. "Teka, nasan si Jared?" "Kanina pa po siya nasa loob ng mansyon, kaya na lang po ang hinihintay namin." "Bakit naman po? Ano bang ginagawa ko dito? Hindi ko nga alam kung ba't ako nandito eh." "Dinala ka dito na Senyorito Jared dahil sa isang offer na pag-uusapan nyo rin mamaya. Kung hindi ka namin naaabala, maaari na tayong pumasok sa loob." Hindi na sumagot si Olivia at mabilis nang pumasok sa loob. Mas lalo siyang namangha at napanganga sa lahat ng nakikita niya. Itim at puti ang kulay ng bahay. Ang mga mamahali na furnitures at paintings ay napakaganda ring tingnan. "Pakihintay na lang sa Senyorito Jared." Yumukod ang lalaki at mabilis na iniwan si Olivia. Ngumuso si Olivia at mabilis na napatingin sa mahaba na sofa. Dahan-dahan siyang pumunta doon at napangiti. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya mararanasan na umupo sa malambot na sofa. Mas lalong napangiti si Olivia. "Uy, nandiyan ka na pala." Napatayo si Olivia na makita si Jared na kalalabas lang ng elevator. "Ang pongga! May elevator kang sarili sa bahay mo?" "Here." Hindi pinansin ni Jared ang sinasabi ni Olivia at mabilis na nilabas ang marriage contract. "Sign it." "Marriage contract? Para sa naman to?" Naguguluhan na tanong ni Olivia. "You will be my pretend wife." Seryosong sabi nito. Napaawang ang labi ni Olivia at napatingin sa seryosong si Jared na nakaupo sa single sofa. Umupo si Olivia at binasa ang kontrata. "Bakit ko naman pipirmahan ang papel na to?" "Magiging pretend wife kita para sa organization. Kailangan ko magkaroon ng asawa para hindi mapunta sa masamang kamay ang underground na pagmamay-ari ko mismo. Kapag pinirmahan mo yan, magkakaroon ka ng monthly allowance, unlimited shopping para hindi ka na magnakaw, pagkain, and other events na pwede mong puntahan." Nilapag ni Jared ang envelope. "Here's the down payment." Napatingin si Olivia sa envelope na halos hindi na magkasya ang pera doon. Napalunok siyang muli at tiningnan ang papel. "Pretend wife lang naman." "Pero hindi ba delikado?" "If you're hesitant, pwede naman akong pumili ng ibang babae to pretend." Nagkibit balikat si Jared at akmang hahawakan ang envelope nang magsalita si Olivia. "Ikaw naman kasi, paano ko pipirmahan ang papel na to kung wala akong ballpen, di ba?" Tumawa si Olivia. "Kakaloka ka naman? Agad-agad magdesisyon? Hindi ba pwedeng nagpapakipot lang ako?" "Just sign the paper." Utos ni Jared at umirap. Ngumuso si Olivia at walang basa-basa na pinirmahan ng kontrata. Pinirmahan din ni Jared ang kontrata
at binigay ang pera sa kanya. Ngumiti siya at mabilis na tiningnan ang pera. My butler will always be by your side. Wala ako madalas dahil may mga inaasikaso ako. Someday, you will meet the underground. Sa ngayon, kailangan mo muna mag-aral tungkol sa pagiging asawa ng isang mafia boss. Sabi ni Jared at uminom ng red wine. Mafia? As in, mamamatay tao at mga delikadong tao? Gulat na tanong ni Olivia. Yes. May problema ba sa pagiging mafia? Wala naman. Ngayon ka lang kasi na-encounter yung mga ganyang tao. Dahil akala ko nababasa lang sila. Diba, delikado kayo? At saka, madalas nag-ibang bansa ang mga mafia na yan, diba? Pero hindi ka takot. Umiling si Olivia. Matatakot lang siguro ako kapag inatake nila ang pamilya ko. Speaking of pamilya, magiging ligtas bang mama ko? Tumango si Jared. Ang butler ko nang bahala dun. Tumango din si Olivia at tiningnan ang buong bahay ni Jared. Malaki, walang tao. Parang silang dalawa lang ng butler ang nandito, kaya hindi maiwasan ni Olivia ang magtaka. Kayo lang dalawang nandito? Paano pala ang... Senyorito, nandito na ang lahat ng gamit ni Madam Olivia. Biglang singit ng butler ni Jared. Napanganga si Olivia at mabilis na napatayo nang makita ang tatlong maleta sa labas. Pumayag ang mama niya? Hindi makapaniwala si Olivia na hinayaan ng mama niya na kunin ang mga gamit niya na hindi kilalang tao. Pumayag si mama? Tanong niya. Sabi ko, nakapangasawa ka ng mayaman at aalis kayo sa lalong madaling panahon. Ang sabi ng mama mo kahit di ka na raw umuwi. Nagkibit balikat ang butler. I'm Erich, by the way. Hindi makapaniwala na napatingin si Olivia kay Jared at Erich. Napakurap-kurap si Erich nang sunod-sunod na lalaki ang pumasok sa loob para kunin ang mga maleta niya. May kwarto ako? Of course. Ngumisi si Jared. Tiningnan nito ang katawan niya at tiningnan ulit ang mga mata ni Olivia. You need to change, Olivia. Kailangan mo ako bigyan ng anak. Anak? Heir? Tagapagmana? Ano? Gulat niyang tanong. Nakalagay yun sa kontrata. You need to give me a son. Ano? Mabilis na niyakap ni Olivia ang kanyang katawan. Ayaw ko. Ano bang alam ko sa... Ginagawa na mag-asawa. Isa pa bata pa ako ah. At marami pa akong pangarap sa buhay, no? Natawa si Jared. Anytime sooner, you need to give me a son. Tulala si Olivia na makaalis si Jared at pumunta sa opisina raw nito. Dahan-dahan na naglakad si Olivia papunta sa kanyang kwarto. Natigilan si Olivia nang makita ang kulay purple niyang silid. May king-size bed at may malaking cabinet. Ito ang magiging kwarto mo, madam. Kailangan mo na magpahinga. Sabi ni Erich. Totoo bang kailangan ko siyang bigyan ng anak? Naguguluhang tanong ni Olivia. Magalang na tumango si Erich. Tradisyon ng kanilang pamilya na ang panganay na anak na lalaki magkakaroon ng anak na lalaki. Ikukwento ko rin ang tungkol sa pamilya nila. Pero sa ngayon, matulog ka muna. Good night, madam. Tumango si Olivia at marahan na sinarado ang pinto. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang dibdib. Kailangan ba? Paano ang buhay na gusto niya? Si Jared. Siya ang magbabago ng buhay niya kaya kailangan niyang suklian ang ginawa nito. Ay. Bumuntong hininga si Olivia. Bahala na. Kinabukasan ay masayang gumising si Olivia. Napatingin siya sa kisame at nakangiting pinagmasdan ng mga painting na may bulaklak. Mabilis na bumangon si Olivia at napatingin sa mga halaman na nasisinaga ng araw. Magandang umaga! Tumawa si Olivia at sinuot ang tsinelas. Pumasok sa banyo at mabilis na naligo. Lahat ng body scrub at mabango na sabon ay ginamit niya sa kanyang katawan. Kung katawan na magiging sukli niya kay Jared, mas mabuting maganda ang katawan niya na ipapakita dito. Good morning!
Bati ni Olivia nang makalabas siya ng kwarto pagkatapos magbihis. Good morning, madam. Breakfast na po. Hinihintay na kayo ni Senyorito Jared sa ibaba. Kailangan ba sabay kami? Tanong ni Olivia. Yes, madam. Mabilis na nakarating sina Olivia at Erich sa dining room. Nakita niya si Jared na umiinom ng kape habang tahimik na nagbabasa ng magazine. Good morning. Bati niya rito. Wala man lang siyang narinig na sagot kaya umupo na lang siya. Naghanda ang butler ng pagkain niya kaya napangiti siya ng makita ang paborito niya. Ha? Huh? Paano mo nalaman na paborito ko ang mga to? Tanong ni Olivia. Tiningnan ni Erich si Jared na tahimik na kumakain. Sinabi niya, alam mo? Nagtaas ng kilay si Jared at binaba ang magazine bago tuluyan na napatingin sa kanya. Your mom told me. Simpleng sagot nito. Anyway, you can go shopping. Sasamahan ka ni Erich sa kahit saan mo gusto. Paano kung one day gusto ko makita ang sinasabi mong underground? Biglang tanong ni Olivia. Gusto mo makita? Nakakunot ang noo nang magtanong si Jared. Tumango naman siya. Sabi mo anytime pwede ko makita. Alam mo, kahit hindi naman talaga tayo tunay na mag-asawa, kailangan ko pa rin malaman ang mga ginagawa mo. Sabi mo nga delikado. So, dapat may alam ako kahit konti. Kahit konting background sa mafia-mafia na yan. Natahimik ang dining room sa sinabi ni Olivia. Ngumiti si Olivia, pero seryoso siya sa sinabi niya. Pwede mo makita, madam. Sabi ni Erich. Pero hindi pwede ngayon. Bakit? Because it's still dangerous. Si Jared ang sumagot. Tumango na lang si Olivia at tinapos ang pagkain. Hindi niya pinansin sila Erich at Jared. Tahimik na lumabas si Olivia, dala ang maliit niyang bag. Fine, next week. Nilingon niya si Jared at ngumiti ng matamis. Okay, next week. Sabi mo ah. Masayang nag-shopping si Olivia. Lahat ng brand ng damit ay binili niya at para na rin sa kanyang mama. Bumili rin si Olivia ng mga kailangan niya bilang babae, gaya ng mga shampoo, conditioner at iba pa. Ngumuso si Olivia at hinayaan na sumunod si Erich sa kanya na naglalakad. May anim na anak ang daddy ni Senyorito Jared. Sa anim na yon, pang-apat si Senyorito. Lahat ng kapatid ng daddy niya, puro lalaki ang anak. Dahil ayaw ng lola ni Senyorito Jared ang babae. Ha? Hindi naman natin masasabi. Kasi paano kung babae pala? Ano mangyayari dun sa bata? Tanong ni Olivia. Swerte sila. Dahil puro lalaki ang anak ng lola ni Senyorito Jared. Puro anak din na lalaki ang kinalabasan. Kung nagkataon na babae ang magiging anak nyo, hindi mo siya mahahawakan. Dahil maaga siyang sasanayin sa underground. Sabi ni Erich. Natahimik si Olivia. Masyado na siyang curious sa mga bagay na may kinalaman sa underground. Huminga ng malalim si Olivia at binayaran ang kanyang mga binili sa mall. Tara na, wala naman ako mabibili. Sabi niya. Mabilis silang lumabas at agad na sinuot ni Olivia ang kanyang salamin. Mabilis siyang naglakad papunta sa parking lot kasama si Erich. Akmang papasok si Olivia sa kotse nang may malakas na tunog ng motor ang dumaan kay Olivia dahilan para matumba siya. Madam! Sigaw ni Erich. Tiningnan ni Olivia ang driver ng motor na huminto sa hindi kalayuan at mabilis na umalis. Napangiwi si Olivia nang maramdaman ng kirot sa bandang hita niya. Erich! Nanginig ang luha sa mga mata ni Olivia nang makita ang daplis sa kanyang hita. Pupunta tayo ng ospital. Seryosong sabi ni Erich at mabilis na binuhat si Olivia. Ang sakit! Saad niya at mabilis na tinakpan ng towel ang kanyang hita para hindi na lumabas ng dugo. Tatawagan ko si Senyorito Jared. Seryosong sabi ni Erich at mabilis na minaneho ang kotse.
You found your wife? Tanong ng kaibigan ni Jared. Tumango siya at bumuntong hininga. Nasa underground siya, kasama ang kanyang organization team, maging ang mga magulang niya. Tiningnan niya isa-isa ang mga kasama niya. Kasal naman talaga kami. But she lost her memories, Jared. O baka hindi siyang nawawala mong asawa, anak. Sabi ni Jenica, ang mommy ni Jared. Mom, ramdam kong siya si Vivory. Her physical feature, kung paano niya kausapin, at paano siya ngumiti. Hindi ako pwede magkamali, okay? Mahinahong sabi ni Jared. Anong plano mo? Tanong ni Kyle, ang leader ng team. Isa rin itong mafia na kasama ni Jared. Alam ni Jared na niloloko niya lamang ang sarili niya sa kaalaman na buhay pa ang asawa niya. Nang makita niya si Olivia nung gabing yun, pakiramdam ni Jared na buhay ulit siya. Nabuhay ulit ang pag-asa na buhay nga talaga si Vivory at babalik ulit. I will keep her safe. Sa ngayon, wala pa siyang alam sa underground na hindi niya alam ang mga bagay na tungkol dito. Nawalan siya ng memorya. All we have to do is to keep it normal. Sabi ni Jared, ikaw ang bahala anak. We're always reminding you na delikado, okay? You need to be very careful. Kalaban natin dito ang dati nating kaibigan. Siya lang, wala nang iba pa. Sabi ni Jeffrey. Tumango si Jared at maya-maya lang, tumunog ang kanyang cellphone. It was Erich. Mabilis niyang sinagot at agad na tumayo. They're here. Sabi nito sa kabilang linya. At nasa ospital kami ngayon. What? Anong ginagawa niyo dyan? How about Olivia? Tanong ni Jared. Bumuntong hininga si Erich. May daplis ang kaliwang hita niya. Na-encounter namin ang motor galing sa kabilang organization. Nagtagis ang panga ni Jared. Papunta na ako. Keep her safe. Copy, Senyorito Jared. Sabi ni Erich at binaba ang tawag. Ginamot ng mga nurse ang sugat na meron si Olivia. Napakaraming nurse ang umasikaso sa kanya, kaya na hindi bago siya. Maya-maya nga lang, ay nakita ni Olivia si Jared na kapapasok lang ng kwarto. Jared! What happened? Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Napakurap si Olivia sa nakita niya sa mga mata nito. Ngunit agad rin ngumiti siya. Okay lang ako. May dumaan kasi na motor kanina. Hindi ko alam kung sino yon. Tapos, naramdaman ko na lang na may dugo yung hita ko. Tumango si Jared at tiningnan si Olivia na nakaupo. Tiningnan ni Olivia ang mga hita niya na nakatakip ng kumot. Hindi pa ba ako uwi? Taplis lang naman to. Sabi niya, hindi ka pa fully recovered, kaya hindi ka uuwi. Seryosong sabi ni Jared. Ha? Maliit lang naman to eh. At isa pa, kaya ko naman maglakad. Still no, huwag makulit. Ngumuso si Olivia at napatingin sa pinto nang pumasok si Erich. Dala ang mga pagkain. Hinayaan na lang ni Olivia ang mga ito at masaya naman siyang may nag-aalaga sa kanya. Bago ito sa paningin niya, pero hanggat nandito si Jared, magiging masaya siya. Tiningnan ko na ang CCTV. Sinend ko na rin sa iyo ang footage. Paalala ni Erich. Ilan sila sa parking lot? I think 2. Sabi ni Erich, kaya natigilan naman si Olivia. Check it again. Kapag nahanap mo kung sino, sabihan mo ako agad. Pupuntahan natin. For now, dito muna si Olivia hanggat hindi magaling. Hindi nga komportable dito. Takot ako sa ospital. Sagot ni Olivia. Kusang natigilan si Jared at Erich sa narinig. Madalas nilang marinig yun kay Vivory. Napatingin si Jared kay Olivia na inosenteng nakatingin sa kanya. Anong sabi mo? Takot ako sa ospital. Simula nung aksidente na basta hindi na ako pumunta dito. Sabi ni Olivia nang maalala ang nangyaring kidnapping noon. Kaya please lang naman. Gusto ko na umuwi. Fine. Erich, ihanda mo na ang kotse.
Sagot ni Jared. Kaya mo bang maglakad? Tumango si Olivia. Mabilis na umalis si Olivia sa kama, ngunit napaaray nang biglang kumirot ang sugat niya. Napahawak siya kay Jared, nahawakan ang bewang niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Olivia nang magkatinginan silang dalawa. Kaya palang maglakad ah. Nakangising sabi ng binata. Kaya ko naman. Masakit lang kapag nilalakad ko. Mahinang sabi ni Olivia. Mabilis na binuhat ni Jared ang dalaga. Mas lalong hindi siya mapakali nang maamoy niya pabango ng binata. Niyakap ni Olivia ang leeg ni Jared. Jared, totoo ba yung tungkol sa anak? Tanong niya rito. Oo, seryoso ako dun. Kailangan mo akong bigyan ng anak. Sabi ni Jared habang naglalakad. Para may tagapagmana ka? Yes, hindi pwede na wala akong anak na lalaki. Kailangan ko ang tagapagmana ko para hindi makuha sa akin ang organisasyon na pinaghirapan ko. Namin, ng pamilya ko. Paliwanag ng binata sa kanya. Bakit ang mga anak ng mga kapatid mo? Tanong ni Olivia at umayos na upo sa loob ng kotse. Sumakay si Jared at tiningnan si Olivia. Hindi nila kaya. Ako lang ang may kayang pamunuan ng organization. Bilang mafia boss, kailangan ng matapang na leader para ipagtanggol ang organisasyon. Tumango si Olivia. Nahihiya siyang sabihin na handa na siyang magkaroon ng anak. Ayaw niyang lumabas na uhaw sa pagkakaroon ng anak. Tsaka lang napagtanto ni Olivia na hindi na nga pala siya bata. She's turning 26 sa palagay niya. Kailangan niya na rin ng makakasama sa buhay. Gawin natin. Sabi niya at hinawakan ng mahigpit ang dulo ng dress niya. Ang alin? Tanong ni Jared. Gusto mo ng tagapagmana? Gawin natin. Matapang na sagot ni Olivia. Ibibigay ko ang gusto mo. Kapalit ng kaligtasan namin ng mama ko at ang pera na gusto ko at para sa magiging tagapagmana mo. Nagtaas ng kilay si Jared. Sure, pero injured ka pa. So, ano ngayon kung injured ako? Kaya kong gumalaw kung gusto ko. Takot ka ba? Ngumisi si Olivia. Minsan, masarap asarin si Jared. Baka naman nahihiya ka sa akin. Eh kung makahaplos ka nga sa akin sa bar, palung-palu ka. Nagtagis ang panganan ng binata. Kaya nang makarating sila ng mansyon, sinunggaban niya ng halik si Olivia. Napasinghap si Olivia ngunit para siyang nanghina na napayakap kay Jared. Fine, gawin natin. Nag-aalab sa pagnanasa ang mga mata ni Jared habang nakatingin kay Olivia na nakaawang ang labi. Napalunok si Olivia at niyakap ang leeg ni Jared. Iniyakap niya ang mga hita sa bewang ni Jared habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi, paakyat sa hagdan. Mabilis silang nakarating sa kwarto. Mabilis na napahiga sa kama si Olivia habang nakapikit. Pinapakiramdaman ng bawat haplos si Jared sa kanyang katawan. Jared, pumikit si Olivia. Shh! Bulong naman ni Jared at tinanggal ang damit nito. Sa gabing yun, sa buwan na nanonood sa kanila, ay ang gabing nagdikit silang dalawa. Ang gabi na sabik at agresibong pag-iisa nila ni Jared. Hinihingal pa na napahiga sa dibdib si Olivia. Pakiramdam niya, kumirot ang sugat niya. Masakit? Nag-aalang tanong ni Jared. Medyo kumirot. Sambit ni Olivia at tumabi ng higa. Bigla ay bumangon si Jared. Parang sinasaksak ang puso ni Olivia nang makita na pumunta ito sa banyo. Mabilis na tinakpan ni Olivia ang kanyang katawan at napalunok. Ngunit nagulat si Olivia nang lumabas si Jared, dala ang medicine kit at tissue. Akala ko. Nauutal na sabi ni Olivia. I will clean you. Sabi ni Jared at kumuha ng tissue. Tumango si Olivia at tahimik na pinagmasdan si Jared. Hindi na masama. Naaalagaan siya ng mabuti. Ano pa nga bang mahihiling ni Olivia?
Pagkatapos nito, anong gagawin ko? Tanong niya. You need to rest. Dinugo ka kanina. Tatawagan ko ang OB ni Mommy para tingnan ka. Tumango si Olivia. San ka matutulog pagkatapos nito? Sa tabi mo. Simpleng sagot ni Jared pagkatapos lagyan ng tela ang sugat ni Olivia. Tumango ulit ang dalaga at kinagat ang kanyang labi. Pakiramdam niya, nangyari na to noon. Pakiramdam ni Olivia, nagkaroon na siya ng panaginip na ganito kasama si Jared. Parang napanaginipan ko na to? Biglang sabi ni Olivia. What? Tanong ni Jared. Ngumaso siya. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo? Madalas may mga panaginip ako na hindi ko maintindihan. Weird, malabo, at higit sa lahat, naririnig ko ang pamilyar na boses. Pakiramdam ni Jared, nabuhusan siya ng malamig na tubig sa narinig. Boses? Oo, parang boses mo. Ilang araw o linggo ang nakalipas, ay naging maganda at magaan ang naging buhay ni Olivia. Nabibili niya ang lahat ng gusto niya, pangangailangan niya, lahat ng luho na gusto niya at maging ang pangarap na pamilya ni Olivia. Ma, naalala mo ba nung kinwento ko sa'yo na madalas na may weird akong panaginip? Sabi ni Olivia na makasama niya ang kanyang ina na si Odette sa isang mamahali na coffee shop. Anong meron dun? Tanong ni Odette at umiwas ito ng tingin. Kasi mama, nangyari na naman. This time, may hawak na akong baril habang hinahabol ako. Naalala mo ba na lagi akong biktima ng kidnapping ng mga hindi natin kilala? Konektado kaya yun sa panaginip ko? Tanong ni Olivia. Alam mo kung ano-anong iniisip mo? Tumawa si Odette. Pero ang totoo niya, nanak, hindi ko rin alam ang nangyari sa'yo. Nung nakuha kita, wala kang malay, di ba? Nagising ka na lang na nasa bahay na kita. Tumango si Olivia. Naalala niya na magising siya, na wala siyang maalala kahit pangalan niya. Kaya naman binigyan siya ni Odette ng pangalan. Nasanay si Olivia sa mahirap na buhay kasama si Odette, na matagal nang walang anak. Ikaw lang naman po ang tinuturing kong ina. Kahit pasabihin ko o hanapin ko ang tunay kong magulang, baka wala na rin siya. Sabi ni Olivia, at least ngayon masaya ka na sa buhay na meron ka. Hindi mo mamahanap ang mga magulang mo o kung sino ang tunay mong pagkatao, eh safe ka. Maswerte ka pa rin kahit pa tinapon at pinabayaan ka ng mga magulang mo. Ngumisi si Odette. Nahanap na raw ba ang gumawa sa iyo nung nakaraan? Tumango si Olivia. Si Jared na daw ang pupunta. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Pagkatapos nilang magkape, ay nakaramdam si Olivia ng pagkahilo at mabilis na mapagod. Bago ito sa kanya, kaya naman mabilis siyang umupo kahit wala pa sila sa mismong mall. Ayos ka lang? Nahilo lang po ako, ma, ang init din kasi. Ha? Anong mainit? E nandito nga tayo sa loob ng mall. Tsaka namumutla ka, oh. Nataranta si Odette. Umiling si Olivia. Okay lang po ako, mama. Napagod lang ako. Para ka namang others, ma. Hindi mo na yata ako kilala. Hay nako kang bata ka. Ipapasundo na kita sa bodyguard mo ba yun? Mamaya pagod ka na talaga. Nag-aalala na sabi ni Odette. Marami pa namang araw kaya tara na. Yun nga ang ginawa nila. Mabilis na sumakay si Olivia sa kotse kasama ang kanyang ina. Tumahimik si Olivia habang hawak ang ulo. Nang makarating sila sa mansyon, ay inalalayan ni Odette ang anak nito. Erich! Tawag ni Olivia nang makaupo ito. Bilhan mo naman ako ng pregnancy kit. Po? Madam? Nagulat si Erich, maging si Odette, na nanlaki ang mga mata. Bilhan mo na lang ako, sige na. Sabi ni Olivia at ngumiti. Huminga ng malalim si Olivia at mabilis na kinain ang prutas. Si Odette naman ay nakaupo at nakatingin sa kanyang anak na kumakain ng berding ubas. Buntis ka? Hindi ko alam, mama. Hinihintay ko rin. Gaga? Ano hinihintay? Ibig sabihin? Napasinghap si Odette at natawa. Inaraw-araw ka ba ni Jared?
anak ng Tokwa. Pero hindi na masama ah, gwapo at mayaman. Napailing na lang si Olivia. Kinakabahan siya nang makita si Erich dalang tatlong pregnancy kit. Ngumiti si Olivia at mabilis na sinubukan ng tatlo. Hindi siya nag-expect pero kung may dumating man, tatanggapin niya. Positive! Ngumiti si Olivia ngunit ramdam niya ang pahingilid ng kanyang luha. Pakiramdam niya, matagal na niya itong hinintay. Positive! Mabilis na lumabas si Olivia habang may luha sa mga mata. Tiningnan niya si Odette at Erich. Positive! Buntis ako! Masayang sigaw ni Olivia. Buntis ka? Sigaw ni Odette at tinakpan ng bibig. Diyos ko ka! Magiging ina ka na rin? Natawa si Olivia at niyakap ang kanyang ina. Ngumiti si Olivia kay Erich na nakangiti at tumatango. Napag-usapan nila ang mga gagawin at hindi dapat gawin ng isang buntis. Napangiti si Olivia ng maramdaman ng labis-labis sa pagmamahal ni Odette sa kanya. At maging si Erich, ramdam ni Olivia ang pagiging attentive nito. O basta ang mga paalala ko sa iyo ha. Bawal kang ma-stress. Magpa-check up ka agad bukas. Mauuna na ako. Ngumiti si Odette. Salamat ma. Ilang oras na naghintay si Olivia pagkatapos umalis ni Odette. Nakangiting nilagay ni Olivia sa box ang pregnancy kit nang marinig niya ang boses ni Jared sa labas. Jared, dala mo ba ang strawberry jam? Yes, dala ko. Anong meron? Tanong ni Jared at nilapag ang binili nito. Nalaman na namin sino ang gumawa sa'yo ng daplis na yan. Isa sa mga kalaban namin pero ako nang bahala dun. May regalo ako. Hindi pinansin ni Olivia ang sinasabi ni Jared. Binigay ni Olivia ang box at kunot ang noo ni Jared na binuksan yun. Napangiti si Olivia na makitang natigilan si Jared habang hawak ang box. Buntis ako. Natupad na yung gusto mo. Natin. Nakangiting sabi ni Olivia. I just can't believe it. Natawa si Jared. Tiningnan nito si Olivia na nakangiti. Maging si Olivia ay natawa na rin. Maraming attempts pero natupad na rin natin. Magiging daddy ka na rin. At the same time, may tagapagmana. Nagulat si Olivia nang bigla siyang yakapin ni Jared. Napakurap si Olivia nang ilang memorya na naman ang naalala niya. Napapikit siya at kusang napayakap sa binata. Jared. Mahinang tawag ni Olivia. Thank you. Bulong ng lalaki sa kanya. Hindi ko alam paano ko i-express ang nararamdaman ko. I'm too soft for this. Napangiti si Olivia at hinaplos ang buhok ni Jared. Masaya ka ba? Yes, bakit hindi? Humiwalay si Jared at hinaplos ang maliit na tiyan ni Olivia. Masaya ako. This is... Olivia? Napakurap si Olivia nang mapagtantong na tulala siya. Pinilig niya ang ulo dahil sa malabo na memorya na bigla na lang lumitaw. Masaya ako. Mas magiging masaya ako kung lalaki ang anak mo. Natin. Kumunot ang noo ni Jared. I'm cruel and ruthless. Pero pagdating sa anak natin, Olivia, I'm too soft. Napangiti si Olivia. Magsimula na tayo, Jared. Gusto kitang makilala. Gusto kong malaman kung sino nga ba si Jared. Nag-aalangan man, ay nagawa pa rin tingnan ni Jared ang mga mata ni Olivia. Nakapareho ni Vivory. Tumango si Jared kaya mas lalong napangiti si Olivia. Sure. She's pregnant. Natawa si Jared habang hawak ang box na naglalaman ng pregnancy kit. Congrats, boss. Sabi ni Erich. Ano ang susunod mong plano? Are you really sure nakakausapin mo si Odette para kay Olivia? Tumango si Jared. Yun lang ang tanging paraan niya para malaman kung sino ba talaga si Olivia at bakit iba ang pakiramdam ni Jared kung bakit biglang nawala si Vivory. Kaya mo ba siya binuntis dahil nakikita mo si Vivory? Or
because of the tradition in your family, who is full of assassins and mafia? Tanong ni Erich. Of course, kailangan ko sumunod sa tradisyon. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na ako kakahanap kay Vivory. Maaring iisa lang si Olivia at Vivory, pero kailangan ko malaman kung nawala ba ang memorya niya. Tumango si Erich. Tutulungan kita. Ngumisi si Jared. Alam kong nandyan ka, Erich. Kailangan ko rin na malaman kung anong sunod nilang gagawin. Maaari na tahimik sila ngayon, pero alam kong inaabangan nila ang tagapagmana ko sa loob ng tiyan ni Olivia. Tiningnan ni Jared ang pregnancy kit. Nangangako siya na ngayon pa lang, aalagaan niya ang mag-ina. At lahat gagawin ni Jared para sa pamilya, para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ng check-up, ay mabilis na umalis si Jared at Olivia para pumunta sa bahay ng mga magulang ni Jared. Kinakabahan at excited si Olivia na hindi siya mapakali. Tinawagan mo na ba sila? Tanong ni Olivia. Yes, ina-expect nila tayong dalawa. Gusto nila makita ang resulta ng check-up. Gusto mo makita ang underground, hindi ba? Tanong ni Jared sa dalaga. Tumango naman siya. Gustong gusto ko. Well then, pupunta tayo doon. Sabi ni Jared. Ilang minuto ang naging biyahe nila para makarating sa mansyon. Mabilis na bumaba si Jared ng kotse para alalayan si Olivia na bumaba. Namangha si Olivia sa nakita. Kagaya kasi nito, ang bahay na nasa panaginip niya. Tara na sa loob. Okay. Nakangiting sabi ni Olivia at hinawakan ng kamay ni Jared na natigilan. Ganda pala ng bahay na to. Mas malaki ito sa bahay mo. My mom designed the house. Siya na rin ang nag-hire ng mga engineer para dito sa bahay. Sabi ni Jared. Pumasok sila sa loob at natigilan nang makita ang buo nitong pamilya. Kompleto ang mga Villafuerte sa living room. Ang iba sa kanila ay nakatayo at mukhang kanina pa naghihintay. Mom, this is Olivia and she's pregnant with my heir. Magandang umaga po. Nahihiya na sabi ni Olivia at mas lalong humawak kay Jared. Lumapit ang isang ginang at tiningnan si Olivia. Ngumiti ang ginang kaya naman parang nakahinga ng maluwag si Olivia at napangiti na rin. Welcome, iha. You look familiar. Mom. Malamig na tawag ni Jared sa ina nito. I know. Tumawa si Jenica. Maupo ka muna, iha. Feel at home, please. Mukha lang sila nakakatakot pero mababait na mga yan. Yang tatlong nakatayo, kapatid ng daddy ni Jared, habang yung tatlong lalaki na nakaupo, kapatid rin ng daddy ni Jared at daddy niya. Sa kaliwa naman ang grandmother ni Jared kasama ang asawa nito. Sa kanan ulit, mga apo ng mga Villafuerte. Nice to meet you po. Tumango at ngumiti si Olivia. Nag-announce ka agad ng lunch kaya naman mabilis na tumabi si Olivia kay Jared. Sinasagot ni Olivia ang mga tanong at panayangiti ni Olivia. Aaminin niya na takot siya. Ngunit ang puso niya, parang kilalang kilala niya ang mga ito. Weeks na po akong pregnant. Kagagaling lang po namin sa OB kanina. At healthy naman po ang baby. Sabi niya. That's good, iha. Ngumiti si Jenica. Masaya kaming nakilala ka. Salamat po. Medyo nawala yung kaba ko. Salamat talaga. Mabilis na dumating ang mga pagkain at agad na kumuha si Jared ng mga gusto ni Olivia. Pinapakinggan ni Olivia ang pinag-uusapan nila. It was all about the underground. Mas lalo tuloy na naiga-interest ni Olivia sa mga bagay na yun. May gusto siyang malaman na hindi niya maintindihan. Iha, are you okay? Tanong ng lola ni Jared. Yes po, may naalala lang ako. Lahat ng nasa lamesa ay napatingin sa kanya na parang may sinabi siya na hindi maganda. Tumawa si Olivia at kinuha ang tinidor. Medyo weird po eh. Pakiramdam ko nakapunta na ako dito noon. Huwag niyo na lang po ako. May amnesia ka ba, iha? Diretsong tanong ni Jenica. Seryosong seryoso ang mukha nito. Mom! Suway ni Jared. Napalunok si Olivia. Hindi niya alam ang sasabihin. Dapat ba siyang umamin?
Dapat ba niyang sabihin? Tipid na umiling si Olivia at ngumiti. Wala po, sadyang may naalala lang po ako. Pwede ko na po kaya makita ang underground? Sure! Ang lolo ni Jared ang sumagot at ngumiti. Naging mabilis ang naging biyahe nila, papunta sa isang condominium. Bumaba si Olivia at mabilis na hinawakan ni Jared ang kamay niya. Napangiti si Olivia at mabilis na sumakay ng elevator. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita at walang gustong magsalita. Nandito na tayo, sabi ni Jared. Lumabas silang lahat at napasinghap si Olivia nang makita ang malaking metal na pinto. Kusang bumukas yun at bumungad kay Olivia ang mahabang lamesa na may upuan. Maraming tao at maingay rin sa second floor. Ito ang meeting room. Dito madalas gumagawa ng plano para sa mga kalaban o kaaway sa organisasyon. Biglang lumabas sa bibig ni Olivia. Natigilan si Jared at gulat na napatingin kay Olivia na naglakad. Pinagmasdan niya ang buong hideout. Malaki, malinis at maraming armas. Pakiramdam ni Olivia ay galing na siya dito. Pakiramdam niya na hawakan na niya ang mga armas na nandito. Pakiramdam ko galing na ako dito. Ngumiti si Olivia at hinawakan ng isang baril. Ang weird pero pakiramdam ko, minsan na akong pumunta at humawak ng baril. What do you mean? Bahagyang nanginig ang boses ni Jared. Nagkibit balikat si Olivia at napapikit para maalala ang lahat. Ang hideout, ang mga taong humahabol sa kanya, ang mga ingay ng baril at higit sa lahat, ang pamilyar na boses. Idinilat ni Olivia ang kanyang mga mata at nilapag ang baril. Masakit ang ulo ko. Seryosong sabi niya. Dumudugo ang ilong mo. Sigaw ni Jenica. Mabilis na kumilo si Jared at agad na nilabas ang panyo. Mabilis niyang inalalayan si Olivia na nakapikit at hawak ang ulo. Ngayon lang nakaramdam si Jared ng labis na pag-aalala para kay Olivia. Hindi nito alam ang gagawin at kung ano ba ang uunahin. Dadalhin ka namin sa ospital. Kabadong sambit ni Jared. Hindi, okay lang ako. Okay lang talaga. Kalmadong sabi ni Olivia. May kailangan lang ako maalala? No, hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo dahil baka pati ang bata maapektuhan. Umiling si Olivia ngunit tila nagdilim ang paningin niya at bumagsak sa mga bisig ni Jared. Call the ambulance! Call the ambulance! Paulit-ulit na sigaw ni Jared. Nanatili pa rin sila sa underground. Napatingin si Jared kay Jenica na nakatakip ang bibig. Parang gulat na gulat ito na parang may napagtanto. What if? What if siya talaga si Vivory? Tanong ni Jenica. Hindi natin yan masasabi. Matagal nang nawawala si Vivory. At akala nating lahat ay patay na siya. Pero malabo. Dahil hindi rin natin nakita ang katawan niya. Sabi naman ng kapatid ng daddy ni Jared. Posible na siya pero kailangan natin na masiguro na siya nga si Vivory. Sabi ni Jared. Marahan niyang binuhat si Olivia na walang malay. Isa lang ang pwede nating gawin. Lahat sila napatingin kay Erich. Ang kausapin si Odette. Nagkatinginan ng lahat. Tiningnan ni Jared si Erich na tumango at tila parang may komunikasyon sila sa mga isip nila. Tumango si Jared at mabilis na umalis at sumakay ng elevator. Nagising si Olivia mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napatingin si Olivia sa puting kisame at naalala ang nangyari kanina lang. Pakiramdam niya, ibang tao siya kanina. Pakiramdam niya, bumalik ulit ang mga alaala na hindi niya alam kung para saan. Gising ka na pala. Boses ni Odette. Mama. Mahinang tawag ni Olivia. Kumusta ang baby ko? Okay naman ang bata. Kailangan mo talaga umiwas sa stress, Olivia. Muntik ka na kanina. At mabuti na lang mabilis kang dinala dito. Ano ba kasi ang nangyari?
Tanong ni Odette. Bumalik ang mga alaala na pakaramdam ko matagal nang sa akin. V, hindi ko na matandaan ang pangalan ko. Bumuntong hininga si Olivia. Ma, hindi ko na alam ang gagawin. Pakaramdam ko mababaliw na ako. Hindi ko kilala kung sino ba talaga ako o sino ang kasama ko nung nawalan ako ng malay. Hindi ko rin alam, Olivia. Nakita na lang kita sa ilalim ng puno. Hawak mo ang baril at punong-puno ka ng dugo. Ayaw mo ba sabihin kay Jared ang nararamdaman mo? Natatakot ako pero gusto kong humingi ng tulong. Naalala ko na palagi nilang sinasabi na kamukha ko ang isang babae na hindi ko kilala. Ngayon naman, naaalala ko naman ang mga memorya na hindi ko alam kung kanino ba talaga. Sa akin o sa ibang tao. Nangilid ang luha sa mga mata ni Olivia. Totoong natatakot siya. Natatakot siya sa mga alaala na pumapasok sa utak niya. Noong una, hindi pa binabanggit ngunit nang magsama sila ni Jared, pakiramdam niya mas lalong naging malala. Sino kayo? Tanong bigla ni Odette. Napatingin si Olivia sa tatlong lalaki na nakasuot ng maskara. Napakurap si Olivia at napaayos na upo. Sino kayo? Tanong muli ni Odette. Sumama ka sa amin. Bakit siya sasama sa inyo? Humarang si Odette sa higaan ni Olivia na tinanggal ang kumot. Napatingin ang lalaki kay Odette at sa isang iglap, nasa sahig na si Odette at may dugo sa kaliwang braso. Nanlalaki ang mga mata ni Olivia at mabilis na tumayo para puntahan si Odette. Mama! Sigaw ni Olivia. Tiningnan niya ang mga lalaki. Sino ba kayo? Bakit kailangan ko pang sumama? Sigaw niya sa mga ito. Kung di ka sasama, mapipilitan kaming patay na lang ang kasama mo. Napalunok si Olivia at tiningnan si Odette na namimilipit sa sakit. Kaya sa bandang huli, pumayag siya na sumama. Dinala siya nito sa labas ng ospital at tahimik na naglakad si Olivia. Walang ingay, walang kahit na anong maling galaw. Sakay. Utos ng lalaki. Sumakay si Olivia sa isang kotse at mabilis silang umalis. Dinala siya sa isang abandonadong bahay. Bumaba si Olivia habang hawak ang kanyang tiyan upang protektahan ang bata. Pagpasok nila sa loob, nakita ni Olivia ang isang lalaki. Boss! Tawag ng isang lalaki. Humarap ang lalaki na may sugat sa kaliwang mata. Ngumisito at tiningnan si Olivia. My dear Vivory, masaya akong sumama ka. Ngumisi ang lalaki. Olivia ang pangalan ko, hindi Vivory. Natawa naman ang lalaki. Vivory ang pangalan mo, iha. Wala ka talagang maalala? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo lahat? Lahat ng ginawa mo? Hindi sumagot si Olivia. Kaya naman sapilitan siyang pinaupo ng lalaki sa sofa. Napalunok si Olivia. Ito na ba ang oras? Ito na ba ang sagot sa mga tanong niya? Vivory Stanford ang pangalan mo. Lumaki ka sa Italy kasama si Jared Villafuerte. Isang Italian mafia boss. Hindi lang kayo magkasama kundi mag-asawa na kayong legal. Seryosong sabi ng lalaki. Mag-asawa? Naguguluhang tanong ni Olivia. Uminom ng red wine ng lalaki. Mag-asawa kayong dalawa. Walang anak pero may plano. Hindi ba siya nasabi ni Jared? Oo nga pala, wala kang maalala. At kahit pasabihin ni Jared, hindi mo maaalala. Dati kang Agent Vivory. Dati kang kalaban ng organisasyon ko kasama si Jared. Natigilan si Olivia at ramdam niya ang pagtaas ng balahibo niya. Kumirot ang kanyang ulo ngunit kailangan niya iyong labanan. Kailangan niyang malaban ng lahat. Isa ka sa mga expertise ng organization. Expert ka sa paghawak ng baril, magaling ka sa computer, at higit sa lahat, magaling ka makapag-communicate sa mga tao. Naalala ni Olivia ang pagtitinda niya kasama si Odette.
Nung gabing nawala ka, kasama mo si Jared. Kinalaban nyo kami. Ako, na mismong kaibigan ni Jared, ay naging kalaban nyo. Ikaw, nag-traitor ka sa akin. At iniwan mo ang organisasyon na meron ako. Dahil lang, asawa mo si Jared. Hindi kita naiintindihan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Olivia. Tumawa ang lalaki. Binigay nito ang isang envelope na may lamang flash drive. Kundi ka lang importante, matagal na sana kitang pinatay. Ang kidnapping? Totoo lahat ng yon. Sabi nito. Paano mo nalaman na nakidnap ako? May kinalaman ka ba doon? Mariin na sabi ni Olivia. Hinahabol ka namin nung gabing yon. Dahil gusto mong sirain lahat ng pinaghirapan ko. Nilito ko si Jared at sinabi kong patay ka na. Tumakbo ka at hinanap mo si Jared dahil akala mo hostage namin siya. Kwento nito at ngumisi ng malaki. At alam mo kung anong exciting part? Nawalan ka ng memorya pagkatapos mo mahulog sa bangin. Napaawang ang labi ni Olivia at napakurap. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahigpit ang hawak ni Olivia sa kanyang dress. Kaya hanggang ngayon di mo naalala dahil nakalimutan mong alalahanin. Harper, does it ring the bell, Vivory? Kusang nanlaki ang mga mata ni Olivia nang marinig muli ang pangalang yon. Napatingin si Olivia kay Harper na seryosong nakatutok sa kanyang baril na hawak nito. Harper? Bigkas ni Olivia. Yes, it's me. Seryosong sabi ni Harper habang nakatutok ang baril sa noo ni Olivia. Nanlaki ang mga mata ni Olivia at akmang tatakbo nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Mabilis na hinawakan ni Olivia ang baril na nakita niya sa lalaki at mabilis na tinutok kay Harper na nakangisi. Naaalala ko na. Pilit nilalabanan ni Olivia ang kanyang ulo. Ikaw ang traitor sa atin, Harper. Kahit kailan, ginusto kong maging mabuti kang tao. Napahawak si Olivia sa kanyang ulo habang hawak ang baril. Ano yun? Masakit na ba ang ulo mo, Vivory? Nang aasar na tanong ni Harper. Kasalanan mo. Aray! Masakit na sigaw ni Olivia. Kusa siyang napaupo sa sahig. Pinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at napaupo sa sahig. Malakas na putok ng baril ang naririnig ni Olivia galing sa labas. Dahan-dahan na tinignan ni Olivia si Harper. Vivory. Poor Vivory. Tumawa ng malakas si Harper. Napapikit si Olivia at pilit hinahawakan ng baril nang biglang may matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Dahilan para mawalan siya ng malay sa sahig. Nasaan si Olivia? Nasa bahay sila ni Harper. Nanatiling nakangisi si Harper habang kinakamot ang kilay gamit ang baril. Nagtagis ang panga ni Jared habang nakatingin kay Harper na nang-aasar. Huwag kang mag-alala, natutulog lang siya sa kwarto. At oo, naaalala niya ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Tinutukan niya ako ng baril. Madalas niyang ginagawa kapag magkasama kaming dalawa. Sa tingin ko bumalik na si Vivory. Kusang natigilan si Jared at napatingin kay Harper. Nakakunot ang noo ni Jared nang marinig ang sinabi nito. Matagal ko na siya binabantayan sa malayo, Jared. Hindi ko lang makuha dahil nandyan ka. Alam naman nating lahat kung gaano kadelikado si Vivory kapag nakahawak ng baril. Kasal kayong dalawa legal. Kung kukunin mo man siya, kailangan mo siyang makuha sa akin. Sabi ni Harper, tarantado ka? Sigaw ni Jared. Mabilis na sinuntok ni Jared si Harper sa panga. Mabilis na umilag si Jared na akmang susuntok si Harper pabalik. Gamit ang paa ni Jared, malakas niyang sinipa si Harper sa tagiliran dahilan para mapaatras to. Mabilis na kumilo si Harper at nilabas ang kutsilyo galing sa bulsa nito. Pinlano ko talaga na dito tayo magkita, Jared. Wala akong pakialam. Ilabas mo si Vivory.
Umilag si Jared sa akmang pagdaplis ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Mabilis na umatras si Jared at binato ang furniture kay Harper. Umikot si Jared at natamaan ng kanyang paa ang panga nito. Hinihingal na lumapit si Jared kay Harper na duguan ng pisngi. Tarantado ka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, ito ang igaganti mo sa amin? Lahat ng meron ka ngayon, kami ang nagbigay niyan sa'yo. Sigaw ni Jared. Bigay mo man o hindi, wala akong pakialam sa'yo. Kayo naman ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kung bakit wala na sa akin ang lahat. Unang-una si Vivory. Pangalawa ang lahat ng meron ako. At panghuli, ang pagiging leader sa organization. Muling sigaw ni Harper. Napailing si Jared at diniinan pa ang hawak niya sa collar ni Harper. Kahit kailan walang sayo, Harper. Walang sayo. At hindi rin magiging sayo ang lahat, Jared. Magkasama tayong mamamatay dito. Sigaw ni Harper. Natigilan si Jared ng maramdaman ng matulis na bagay sa kanyang tiyan. Napaatras si Jared at saktong dumating si Erich. Nanlaki ang mga mata ni Jared at tiningnan ang kanyang tiyan. Jared! Sigaw ni Olivia na nasa itaas. Vivory! Sigaw ni Jared at mabilis na hinawakan ang baril. Binato ni Jared ang baril kay Olivia. Mabilis na sinalo ni Olivia ang baril at agad na pinaputukan ang likod ni Harper na napaawang ang labi. Bumaba agad si Olivia at hinila si Jared na nakaupo sa sahig. Matalim ang tingin ni Olivia kay Harper. Ngayon, naaalala ko na ang lahat. Lahat ng pagtatalidor mo sa akin, Harper. Lahat ng pangmamanipula mo. Lahat ng kasamaan na ginawa mo sa akin. At tama ka. Ako nga si Vivory. Isang malakas na putok ang pinakawalan ni Olivia kay Harper. Hinihingal na umupo si Olivia sa sofa at tiningnan si Jared na nakayuko. Mabilis na pinuntahan ni Olivia si Jared at agad sumalubong si Erich na binarilang isa pang tauhan ni Harper sa labas. Tara na, ihanda mo ang kotse. Namamangha na napatingin si Erich. Nagbalik ka na, Madam Vivory. Salamat, at pinukpok niya ang ulo ko. Ngumisi si Olivia. Mabilis silang lumabas ng abandonadong bahay. Hawak ni Olivia si Jared na nakapikit at hawak ang sugat. Mabilis na napalingon si Vivory nang makita si Harper na nakatayo na. Agad na kinuha ni Olivia ang baril at mabilis na inasinta si Harper. Tara na! Sigaw ni Olivia. Sumakay agad sila sa kotse papunta sa ospital. Nag-aalala na napatingin si Olivia kay Jared. Vivory. Pagtawag nito sa pangalan niya. Jared, huwag ka na magsalita. Dadalhin ka na namin sa ospital. You're back. Bulong nito at maliit na ngumiti. Ngumiti si Olivia o mas kilalang Vivory. Huminga ng malalim si Olivia at hinawakan ng kamay ni Jared habang nakatingin ito sa kanya. Masaya akong naaalala ko ng lahat. Magsisimula tayong dalawa ulit. Aalis tayo dito. Tumango si Jared at tumulo ang luha sa mga mata nito. Promise, I will keep you safe. Marami tayong dapat pag-usapan pero sa ngayon, kailangan mo muna magpagaling. Nakarating sila sa ospital. Mabilis na inasikaso ng mga doktor si Jared habang nasa labas naman si Vivory. Ginagamot ang kanyang ulo. Huminga ng malalim si Vivory at napatingin sa kakapasok na si Jenica. Okay ka lang? Tanong nito. Yes, okay po ako. Salamat at dumating kayo. Odette told us everything. Kaya mabilis ka namin hinanap kanina. Nag-aalala kami dahil kagagaling mo lang sa ospital. Masaya akong safe ka. I heard, naalala mo ng lahat? Tumango si Olivia. Kaunti pero, unti-unting naaalala ko. Kung hindi pa siguro hinampas ang ulo ko, mukha akong tanga sa harap ni Harper kanina. Tumawa si Olivia. Pero gusto ko po sana pagtapos nito, kagaya ng napag-usapan, mananatili po kami sa Italy. Naaalala mo rin yan? Oo naman. Ang bahay niyo doon ay maayos at malinis na. Kayo na lang dalawang hinihintay. Salamat sa pagbabalik mo.
hindi na ulit miserable ang buhay ng anak ko. Bumuntong hininga si Olivia. Masaya rin siyang makabalik. Nang matapos lagyan ng cloth ang sugat niya, ay mabilis siyang pumunta kay Jared. Hinaplos niya ang pisngi nito pababa sa labi, maging sa liig nito. I miss you. Nanginig ang boses ni Olivia. I'm so sorry. Why are you crying? Tanong ni Jared sa mahinang boses. Napasinghap si Olivia at napatingin kay Jared. Hinawakan ni Jared ang kamay ni Olivia. Hindi to panaginip, di ba? Hindi. I love you. I love you, Jared. Ngumiti si Jared at hinila ang batok ni Olivia para sa isang halik. Magsisimula tayong muli. Makalipas ang ilang taon, masayang nakatingin si Olivia sa mga anak na nasa dalampasigan. Nanganak siya ng kambal at nanatiling nasa organisasyon si Jared at pumayag naman si Olivia sa trabaho nito. Careful, Johanna! Sigaw ni Olivia. Sa mga nakalipas na taon ay nasa Italy silang apat. Pumayag ang pamilya ni Olivia at Jared na manatili sila sa Italia para sa kaligtasan nila. Ngayon naaalala na ni Olivia ang tunay na nangyari sa kanya nakaraan. Ongoing therapy pa rin si Olivia at hindi siya nagsisisi na humingi siya ng tulong kay Jared. Hey babe! Tawag ni Jared nang matapos sa pagluluto. Hi, tapos ka na? Tanong ni Olivia habang pinapanood ang kambal. Yep, masaya ka ba? Pasimpleng yumakap si Jared sa bewang ni Olivia na nakatalikod. Tumango si Olivia at tinagilid ang ulo para malayang mailagay ni Jared ang kanyang muka. Huminga ng malalim si Olivia at hinawakan ang wedding ring nila. Kung hindi tayo nakita nun, ganito pa rin kaya tayo? Tanong ni Olivia. Hahanapin pa rin kita. Bulong ni Jared. Kahit nasan ka, hahanapin pa rin kita. Napangiti si Olivia. Sa mga nakalipas na taon, ay inisa-isa nila ang kanilang mga kaaway. Inisa-isa ni Jared ang lahat ng hahadlang sa kanilang dalawa. Lahat ng nais na mamatay silang dalawa, inunahan na ni Jared. Gusto niyang magkaroon ng masayang pamilya. Bagay na si Olivia lang ang nagbigay. Mommy! Daddy! Sigaw ng kambal. Natawa si Olivia nang yumakap ang mga ito sa kanilang dalawa. Humiwalay si Jared at mabilis na kinarga ang kambal na tumawa at ngumiti. Hawak nito ang mga perlas na nakuha nila sa dagat. For you, mommy ko. For you, daddy ko. Natawa si Jared at Olivia. Delikado man ang naging buhay nila, naging maswerte naman sila sa mga pamilya nila. Walang makakahigit sa pagmamahala nilang dalawa. Kahit pang mga kaaway nila. Kahit pa dumating sa punto na kailangan magsakripisyo, mananatili silang matatag, kumpleto at matapang. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Pag-aari Ako ng Mafia Boss. Written by Eurydice. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!